Guys, hindi ko pala nakakaalam ng windjammer. Ang windjammer pala guys, dito kumakain lahat ng pasahero na libre. Maraming linya o tinatawag na buffet na lahat ng pagkain ay nandyan. Libre lang. Tapos ngayon, nilagyan na ng hugasan para sa new normal. Kasi alam nyo man ang COVID ngayon, lumagana pa. Kaya ito ngayon, ginawa na paraan sa kumpanya namin. So, may washi-washi na. Yan. So, entrance to. Check. Ito pala ang ginago sa windjammer. Diba? Shoutout nga pala sa lahat ng mga washi-washi dyan. Kay Jaime, kay Arlene. Ito na po yung washi-washi ngayon. Ito na. Well, yung entrance ng windjammer, meron ng dalawang hugasan. Ito, may washi-washi na. Ito. Medyo madilim lang kasi gawa ng pinatay lahat ng ilaw dito sa windjammer. Diba? Ito, washi-washi. Diba? May apat na, may isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang tao pwedeng magsabay maghugas dito. Sa kabila din, meron ding lima, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. O, diba? Ito na yung bagong normal sa barko natin ngayon. Pinaghandaan to para sa new normal. Pag mag-open na tayo ulit. Ito, windjammer to, guys. Ito, guys. Ito pala yung boarding house ko. Ay, stay cabin ko. Ito, 6650. Hello guys, update ko lang kayo ngayon kasi sobrang saya ko. Dahil nung nabalitaan ko kanina na may kapalitan ako darating sa October 7. So, nung nabalitaan ko yun kanina guys, talagang nilabas ko agad yung malita ko. Dahil mag-iimpake na ako. Kasi pagdating ng October 7 ng kapalitan, iko-quarantine pa siya ng 14 days. So, paglabas niya, pwede na akong umuwi. Kaya, mamayang gabi guys, mag-iimpake na ako. Alam ko na hindi pa nakarating. Medyo talagang aasa pa rin ako. Parang pag-ibig lang ba na kailangan mong sumugan at aasa. Ganun talagang kontrata guys. Parang pag-ibig lang. Kailangan mo bang masaktan? Diba? Ito nga pala guys. Mga gamit ko medyo magulo. Ito, may kumpleto pa ako. Marami pa akong sabong pang laba. Ito, may mouthwash ako dito guys. Ito, ginagamit ko to. Pag-ising ko ng umaga. Iyo itong pangmumug ko guys, mangmumug lang to ha. Sa Pinas guys, tuba ang gamit. Pero dito guys, ito pang mouthwash ko lang to guys. Hey, joke lang guys. Iniinom ko lang to guys. Tuwing sobrang stress ako, hindi ako makakatulog, kaya umiinom ako nyan. Isang shot lang. Tapos shout out nga pala kay Boss Joseph. Boss, salamat nga pala sa pasardinas mo. Yan, may kumpleto pa ako sa gamit, may ano ka ako, may hand sanitizer ako. Pagpasok ng kabina, kailangan mo mag-sanitize ng kamay kasi hindi mo alam yung nahawakan mo sa labas. Yan, kumpleto pa ako sa gamit. Yan, may sanitizer din ako na ano, pangpunas. Pwede mo ipunas sa kamay, sa sapatos bago pumasok, pagpasok. So guys, ito yung pinaka-importante sa lahat. Hindi mo matatapos yung kontrata mo pag wala ka nito. Shoutout nga pala lahat sa mga kabaro ko, lahat ng mga seaman sa cruise ship o sa cargo. Alam ko nakaka-relate kayo. Comment lang kayo sa video na to kung meron ba kayong dala nito. Anong kwento nyo dito sa barko? Yan. Ito yung pinaka-importante. Ito na rin ang nagiging pabango ko sa higaan ko gabi-gabi. Maniwala ka guys, pag magsiman ka, hindi mo to pwedeng kalimutan na hindi mo dalhin. Dahil ito na ang magiging pabango mo sa barko. Dahil sobrang pagod ng trabaho, di ba? Akalain mo 8 months kang nagtatrabaho sa barko. Walang day off yan guys ha, walang day off sa barko. Ang minimum na trabaho sa isang araw, 10 hours. Minimum pa lang yan, 10 hours a day.
walang day off. Just like no weekend, no holidays. Dito sa cruise ship guys, wala. Nagkaka-day off ka lang pag may sakit ka. Kaya pag ikaw ay baguhan pa lang magbarko, yan. Dalhin mo na kung anong kailangan sa katawan mo. Yan. Dito yung pinaka-recommend ko sa iyo guys. Ito. Yan ang magiging buhay mo dito. Pabango mo yan sa barko. So guys, ito nga pala yung libangan ko araw-araw. Kahit busy ako, then nagtatry na rin ako magiging chemist. Nagtatry na ako mag feed formulation ng layer mask ng pugo ko at saka yung sa manok. Kasi sobrang na talagang mahal ang mga layer mask ngayon. Kaya naisip ko na ako na lang ang gagawa ng formulation ko. Yan, medyo masakit sa ulo kasi kailangan mong i-compute yung content ng ingredients mo na makuha mo yung tamang crude protein para sa layer na manok o sa pugo. Yan. Search lang kayo ng search o magbasa. Makukuha mo rin din ang tamang formulation. Guys, ito nga pala yung higaan ko. Yan, ito din ang balkone ko. Ito yung balkone ko guys. Yan, balkone ko to guys. Dito ako lumalabas gabi-gabi. Yan. Ito tanto rito. Pwede kang mag-use. Kaso hindi ako naninigarilyo guys. Diyan ako tumatambay pag gabi-gabi. Nagpapahangin gawa ng sobrang stress ko na. Minsan diyan kinakausap ko na yung dagat kung kailan ako makakauwi. Tapos sa marami nagsasabi na maswerte daw namin kasi onboard pa. Totoo lang talaga, maswerte. Pero guys, iba ngayon ang pagod ng nagkakaroon ng pandemic. Dahil talagang mentality, physically, stress na talaga ako. Sobrang pagod ko na kasi 8 months na ako dito. Simula pa lang ng nagkakaroon na ng lockdown. Hindi na nakaapak ng lupa. Medyo na ngayon lang natin na-experience yung coronavirus. Medyo sobrang nagkakaroon na rin ako ng trauma. Yan. So marami nagsabi na huwag ka munang umuwi kasi gawa ng pag umuwi ka sa Pinas, walang trabaho, wala pang kasi graduhan ang balikan. Totoo naman talaga guys, na medyo matagal pa talaga ang balikan natin. Gawa ng hindi pa, wala pang go signal ang Control Disease Center, yung CDC. Tama ba yung meaning ng CDC? Control Disease Center? Comment lang kayo kung mali ako. Tapos baka next year pa magsimula ulit or by April or March ang i-lift up ng CDC. Kaya kayong nasa bakasyon ngayon, kung anong trabaho na pwede nyong papagkitaan, yan, kundi mag-farming kayo, magtanim ng kahit ano-ano, yan, magtanim kayo. Sa nagsasabi na maswerte kami dito. Kaya yeah, maswerte, pero kailangan din namin ng pahinga. Ako kahit ako umuwi, wala namang problema sa akin na matagal ako makabalik gawa ng sanay naman ako sa mahirap na pamumuhay kasi pinanganak naman talaga ako na mahirap. Kumakain ng dati ng isang beses sa isang araw. Eh ngayon guys, tingnan nyo, ito yung higaan ko. Ngayon guys, ngayon ko lang naranasan to na ganyan ang higaan ko. Kahit umuwi ako ngayon guys, yung higaan ko kawayan pa rin. Yan, centralized yung aircon dito guys. Kahit nga sa CR ko dyan may aircon eh. Yan, sa amin centralized din ang hangin sa bahay namin dahil maraming butas yung bahay namin kaya centralized din ang hangin. Diba? Kaya umuwi ako, wala akong pakialam na wala akong trabaho. Masipag ako na tao guys. Sanay ako sa bukid, sanay ako sa no, sa bundok. Magtanim ako ng kamote. Kamoting kahoy, okra, talong, ano pang itanim natin? Kung pwedeng mapagkitaan. Sanay naman ako sa
hirap ng buhay. Kaya excited na rin akong umuwi. Dati pa kasi nung simula ng pandemic, gusto ko na sanang umuwi. Pero kasi gawa ng breadwinner ako sa pamilya ko, may dalawa akong pinapaaral ng college, ang tuition ay nasa 40,000 bawat isa sa kanila. Kaya medyo nahirapan ako mag-desisyon nung simula ng lockdown kasi gawa ng pag-uwi ako. Shoulder ko yung pag-aaral ng dalawa kong kapatid, kaya sinugal ko na lang yung sarili ko dito na sige, dito muna ako para may pang-tuition ako sa kanila. Sa totoo lang, nagtuturuan na rin ako sa nangyari dahil sa pandemic, first time to nangyari. Pero dahil meron naman tayong Panginoon, magterasal lang. Yan, pinapalakas yung loob ko na maiwan dito. Ito lang muna yung update ko, guys.